Hello guys, na-discuss ko na nung nakaraang video ang diode at nabanggit ko doon na maraming klase ng diode at natakel natin doon ang rectifier diode. Ngayon naman, itatakel natin ang zener diode. Kagaya ng rectifier diode, ang zener diode, pag pinasukan mo ng positive flow or forward bias, diretso lang yan. At pag pinasukan mo ng negative flow, mag-i-stop na yan dyan. Hanggang dyan lang yan. It's a special type of diode designed to allow current flow backwards. Ang difference niya, meron siyang specific set of reverse voltage or zener voltage na kapag na-reach niya yun, mag-i-start na rin siyang mag-conduct sa reverse bias. Unlike ordinary diode, rectifier diode, sa forward bias lang siya nagkoconduct. Pag ganito ang setup ng circuit, continuous ang flow ng current niyan. Kasi nga, papasukan mo siya ng positive flow sa anode. Pero, pag binaligtad mo yan, sa normal diode, hindi na magkoconduct yan. Iba ang zener diode. Kung halimbawa, ang zener voltage ng diode na to is 10 volts. At below 10 volts ang supply natin, hindi rin magkoconduct yan. So, mag-a-act lang siya as a normal diode. Pero, pag lumampas ka ng 10 volts dito, for example, 12 volts, DC, mag-i-start ng mag-conduct yan, ililimit na niya yung voltage na papasok sa kanya. Ang excess current ngayon, mapupunta kay resistor. Kaya, napakagandang gawing voltage regulator. Ang mga ilang applications niya, power supply protection, voltage reference, over voltage protection, gain control limiter, at ang pinaka common is voltage regulator. So paano naman ito i-test? So ganitong setup din kung paano i-test. Dadagdagan lang natin ng multi-tester, voltmeter. So, ang gagamitin kong limiting current resistor ay 1K. Try natin mag-test. Ang magiging supply natin
depende sa zener voltage ng zener diode. Kailangan mas mataas ang voltage source natin kaysa sa zener voltage ng diode. So ang itatry natin ngayon, from mababang voltahe hanggang mataas na voltahe. Try natin ang 2 volts. volts. Random lang to. 9.1 volts. At tataas tayo ng 20 volts. So susundin lang natin ang circuit na to. Nagdagdag lang tayo ng voltmeter sa pin ng zener diode. So iset ko yung power supply ko. Ang voltage source, kailangan mas mataas ng almost 50% sa zener voltage ng zener diode. So kung halimbawa 20 volts, mas maganda kung meron tayong 30 volts na supply or source, voltage source. So start natin sa 2 volts. So iseset ko na ng 12 volts ang power supply natin. Okay, sakto na. 12 volts. Positive. Kukunek natin ang resistor. Gamit tayo yung alligator clips. Kung wala pang zener diode dito, so ang magiging voltage natin supposed to be same lang kasi wala pa tayong load or zener diode. So 12 volts pa rin. So ang gagawin natin ngayon, ipoprobe natin ang zener diode sa ganitong orientation. So kuha tayong diode, 2 volts. Anode sa baba, cathode sa taas. Ganito ang equivalent niya sa actual. So, anode, cathode. Anode, cathode. So, yung stripe niya nasa taas. So, ganito natin itetest. So, dapat ililimit niya yung voltahe. Yung excess current mapupunta sa resistor. Ito yon yung 1K. Hindi magiging eksaktong 2 volts niya nito kasi may mga tolerance tayo. May tolerance tayo sa resistor, may tolerance tayo sa zener, may tolerance din tayo sa 12 volt.
Pero at least, hindi siya shorted at hindi siya more than 50% ng senior voltage niya. So, i-try na natin. Okay. So, from 12 volts, bumagsak ang voltahe natin ng 2.19. So, gaya ng sabi ko, hindi naman siya perfect na 2 volts kasi may mga tolerance lahat ang mga gamit natin. May tolerance ang resistor, may tolerance ang diode, may tolerance din ang tester at ang mga wires pa natin. So, sa 2 volts, ang nakuha natin ay 2.19. Okay yan. So, try natin yung iba. 2.2, 2.18, 2.17. So, okay yan. So, subukan natin yung 4.3. Negative supply sa anode, positive supply sa cathode na nakasiris ang resistor. Negative sa anode, positive series ng resistor 1K cathode. So ito yung actual, ito yung symbol. Okay. Nakuha natin is 4.5. 4.3 ang senior voltage ng senior diode na to. So as I said, meron tayong mga tolerance. Okay. 4.6, 4.7, 4.5. Okay. So ganyan lang mag-test ng senior diode. So subukan pa rin natin yung mas mataas pa. So 9.1 volts. O ito, medyo bumaba naman. Instead of 9.1, naging 9 volts siya. Pero okay lang yan. Good yan. Ang sa 8.9. Ang sa 8.89. Okay. So, lipat tayo sa 20 volts. Gaya na sabi ko, kailangan mas mataas ang supply mo kaysa sa senior voltage ng senior diode. Pagka ito, tines mo, halimbawa, unknown siya, hindi mo alam na 20 volts, at itetest mo ngayon, hindi babagsak ang voltahe mo. Ayan. So, i-assume mo ngayon na baka mas mataas ang voltahe nito. So, kailangan mong taasan ng supply mo. So, ngayon, tataasan natin ng 20 volts or 18 volts muna. Sample lang to. So, 18 volts. Kunyari, hindi mo alam ang voltahe. Itetest mo ngayon. Hindi pa rin babagsak ang voltahe mo kasi 20 volts nga siya. So, ngayon, taasan pa natin. Gawin natin 25 volts. Okay. So, ngayon, i-test natin. Ayun, bumagsak siya ng 19.9. Ayun. Okay. Okay. 20 volts. 20 volts. 20 volts. 19. So, ganun lang mag-test ng senior diode. Yung iba, baka wala silang variable power supply. May solusyon dyan. Baterya, 9 volts.
Magiging ganito lang siya. Nine volts. Series mo lang ang mga battery na to. So makakakuha ka na ng 27 volts sa tatlong to. So check na natin. 8.87, mahina na yung mga baterya. No, 6.88. Sobrang hina na to. Pero pwede pa rin yan. 9.74. Ganito lang ang gawin nyo. Connect nyo lang ng ganito. Ayan. Mayroon ka ng supply na mas mataas sa 20 volts. So pag sinukat mo dito yan, ayun, meron kang 25.46 volts. Kung gusto mo pang dagdagan, maglagay ka pa ng isa. So itong 25 volts na to, makakapag-test na ng Zener to ng below 25 volts na Zener, na ang Zener voltage niya ay less than 25 volts. So ganun lang kasimple ang pagtitest ng Zener diode. So sundan nyo lang ang schematic diagram na to. Huwag nyong kalimutan ng limiting resistor, dahil masisira yung diode nyo pag dinirect nyong kinunek ang power supply. So kung nagustuhan nyo ang video, click nyo na lang ang like at subscribe na rin sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Kung gusto niyong ma-update sa mga bagong videos ko, click niyo na rin yung notification bell na nasa tabi ng subscribe. Thank you!